5 seconds remaining. Eto na, nandito na tayo sa ating last series of the game, EG versus Liquid. So, ang mananalo dito will proceed sa playoffs mismo. So, magandang simula to. Bakbakan. Pero CM, itong CM, hindi natin masyado nakikita ang ano rin. CM Enigma. CM Enigma. Pero kahit pa paano, on point yung ano namin dito. Alchemist agad. Nagpe-predict kami kanina ng mga magiging prediction na Vikings nila. Pasok. Ito kasing Chen, highest ban ata to sa ano sa meta ngayon. Sa ano, ngayong major. Tapos ito, Alchemist nilabas agad ng EG. Alki support. Hindi, joke. Masyadong stretch na yun. Masyadong stretch mo na yun. Alchemist support. No? Napaka-asim. Tamang ano lang. Concoction lang. Hindi, pero for sure, ano na to. Pero ginagawa kasi ngayon, nung na-nerf si Alki, ginagawang post 1 na lang ngayon, no? Imbis na mid. Oo. Pero, tingin ko, malakas ang EG mag-Alki. Kasi nung last 2 games nila against Adroid, binan ng Adroid 2 games in a row yung ano eh. Alki. Yung Alchemist eh. Mm. So, nag-aaral nga. Oo. Pero Liquid. Liquid going for Crystal Maiden and Enigma. Securing their early presence sa lane. Tapos, yun nga, hindi, feeling ko pwede dito, kung hindi naman kasi din masyado nag-aano eh, nag-i-Enigma na post-screen na rin ngayon. So, most likely, pwedeng post-for to. Sakto siya sa playstyle din ni Taiga eh, kasi greedy na post-for si Taiga eh. Mm. So, tingin ko post-for na Enigma to. Mm-hmm. Yun, standard ban yung Rubik kasi dalawang big ultis na sila agad. Mismo. Na medyo surprising nga na Alke yung finers pick nila imbis na Rubik eh. Pero knowing EG. Confident lang sila. Confident sila sa laro ni RTZ eh. Kahit makounter. Confident sila sa farming skills ni RTZ. Kailangan lang siguro dito ng EG nga ano. Alam naman natin si Abed, yung mga mid lane nito, madalas yung mga talagang nagbibigay ng space. Kaso, greedy din kasi sa farm si Abed eh. So, pwede ding mag-allocate si Abed eh. So, medyo ano to. Flex pick. Pwede pa siyang mag-mid, pwede pang safe lane eh. Sasabihin ko nga rin, Bristleback. Pero binana kasi madalas CM, pa-partner mo rin sa Bristleback eh. Mm. Gandang mana sustain. Tsaka yung timber ban, para in case gusto na lang lagay yung Alke sa mid. Oo. Di ma-counter ng timber. Yun kasi talaga yung meta natin ngayon eh. No? Talagang yung mga sa draft pa lang. Mind games. Flexihan agad. Oo. Sa draft pa lang, dapat ano ka na yung... Ano kasi yung meta ngayon eh. Kung sino yung makalamang sa lane, laki ng impact mo. Yes, snowball agad. Yung slash rock dito. Ito, slash rock. Another flexi pick, di ba? Oo, pwede sa mid, pwedeng safe lane. Pwede din siyang... Oh, post-3. Pwede siyang post-3. Problema niya lang sa post-3 kung hindi siya ganun kaano, yung mana niya. Malaking problema. Pero since may CM sila. Feeling ko post-3 na ending na ano to, Leshrac. Safe lang, safe. Tsaka kung magpo-post-3 Leshrac sila, pwedeng yung Enigma sa side ng Leshrac maggubat eh. Para makahelp siya from time to time. Oo. Pero kung mid Leshrac, tingin ko maganda siguro sa Liquid and Axe. Panghuli sa Alchemist na pag yung BKB ganun. Alki kasi pag na-lockdown mo naman, mataas lang HP ni Alki, tsaka mataas yung HP regen. Pero pag natanggal mo pareho yun, sobrang lambot lang na yun. Pero tignan natin, sa third pick ng ano, ng EG. Ayun, Kungka. Ito, isa, tingin ko offline nila to. Si Ramses mahilig mag, ano eh, mag-post-3 na Kungka eh. Tsaka Kungka kasi mula nung na-nerf nga siya, hindi na siya ganun agandang hero sa mid lane eh. Iba na yung timing niya. So bagay siya sa offlane kasi yung utility niya. Pero ano, pinipick talaga ng EG to para kay Ramses. Ano magandang ano dito? Kung sa Liquid. Yun nga, bukod sa, ako tingin ko kasi Axe, okay na pick against Alchemist. Tapos may Kungka ka pa, melee hero din. Kung gusto mo ipanalo yung lane with ano, CM. Sino pwedeng partner na ito? De, pero tingin ko, itatop nila si CM eh. Hindi nila pwedeng ibaba si CM. Although open pa yung Void. Pero hindi, parang hindi napasok yung Void sa Liquid eh. No? Black Hole tapos Chrono. Medyo hindi so... Parang hindi tugma. Omni-Knight. So ano nga ito? Post 4 na ano? Na-inate pa na. So mid, baka mid nga na itong ano. Na Leshrac. Pero sa... Again, Omni-Knight, isa pang flexible na pick.
So, makikita natin mamaya. So, pwede pa nila ilipat-lipat to. Depende sa magiging draft ng EG. Kung paano sila mag-a-adjust. Knowing Liquid, ma-versatile yung hero pool ng mga players nila eh. Uy, Invoker. Invoker Abed? Pwede. Ano pero, ito? Quaswex to. Sa tingin ko, Quaswex na Invoker to. Kasi Secret tsaka si Fly, hindi rin naman nag-i-invoy yung dalawang yun eh. Oh, pero tingin ko, Quaswex na Invoker to. Para space for Alke. Pag-exert kasi madalas tsaka mana, AFK farm kayo, no? Mana-dependent kasi yung hero ng Liquid eh. So, tingin ko maging Quaswex to. Pero daming sustain ng ano ng Liquid dito. Dahil nga. Kaya, mas favorable yung Quaswex eh. Kasi ang build path nun, earn eh. Tapos Bessel. Tsaka mas may utility ka rin. Mm. Pero so, dito sa Liquid, ano pa kulang nila? Kulang pa kailangan nila ban ng isa pang support. Tingin ko SD ba ban nila? Oh, actually. SD. Oh, last pick support no EG. Think ko SD. And the or Kongka, gawin din nilang support pero I doubt na support Kongka kasi ang kasama mo Kotol. Sky. Sakto din yung Skyrat na ban para kay Kongka. Kasi pag na-X mark at torrent. Kasi ano ship combo. Pag nag 6 ka, pag nag 6 kay pareho yung kill potential niyo. Oh, kahit sino. Particle cannon. Hindi ka marunong mag-cast. Okay lang. Sabi, ayan yung sinasabi ko dito sa chat. Maraming aggressive dyan. Pero kung di ako marunong mag-cast, wala. Ako'y nakaupo dito ngayon. Kasi dyan tayo dyan. So, tiis-tiis na lang muna dyan. Pero, evil geniuses. Yan nga. Mukhang support pa nila. Unless, hindi feeling ko talaga yung Kongka. Malabong evil then, nila to ng ano. I-offlane nila yung Kongka kasi favorite ni Ramses yan eh. Oh. Na offlane. Ilang games na nilang ginawa na offlane Kongka sa Ramses eh. Mm. Pero dito naman sa Team Liquid, kulang pa sila ng isang carry din. Kung Liquid, kung gusto nila mag-early game, pwede silang mag-Lygan siguro. Para ma-pressure? Mm. Pwede open Lygan. Pwede siguro sila mag-Lygan. Pero pinag-iisipan talaga ng EG yung ban nila. Gamit na gamit yung time nila. I think Gyro rin pwede. Sa Liquid, pasok din. Open din Gyro. Let's Stealer. Uy, ang bilis ng pick nila na yan, ha? Vengeful. Vengeful. Oo, para pang counter kay Enigma kahit makapag-BKB. Pasok na pasok. Meron silang, ano, Tsaka yung aura din na napropride dito ni, ano, ni Vengeful sa lane. Mm-hmm. Sakit sa samdamin na, ano, na, not NART ka, pero, ano daw? Nasakit sa damdamin, no? Na-arty ka, pero okay lang yan. Matututo ka din, boss. Anong na-arty? Ano yung na-arty? Dami talagang magagaling na Pinoy na kakalungkot. Ayan, shoutout sa ano? Shoutout kay Aljon, kay Jan, Abamonga. Uy, si Baldo pala to. Si Baldo pala yan, eh. Baldo yan, eh. Tapos kaila, ano? Ayan, dami talagang magagaling na Pinoy na kakalungkot. Sabi naman ni Sir Pogs, LOL, sabi nang hindi nagka-cast. Oh, pero bahala na kayo dyan sa chat. Bahala na kayo dyan. Mag-away kami dito. Focus kami dito sa dito mag-cast. Mm-hmm. Tsaka si Jello, ano, bagong caster. Tapos ako rin, technically bago. Nung September lang din ako nang start. Pero, syempre, ano yan. progress yan. Uy, TA. Templar. Saan nila? Ay, si Quick. Mid. Tapos mid kay. Tapos one. Post one na Leshrac. Okay. Yep. Post four nga yung Enigma. Mm-hmm. Pero yun nga, again, Team Liquid with the TA pick, medyo malakas na rin yung early. Against Invoker. Mm-hmm. Kasi pag nag-classwex yung Invo, medyo hirap sa CS laban kay TA eh. Pero makikita natin. May pag-dispel ka naman na ano eh, nung refract din, di ba? May tornado ka naman. Pero CS-wise kasi mahirap kay ano. Sa damage, no? Yung sa physical damage. Oo, physical damage mo. Mababa. Mm-hmm. Yan, shoutout. Pero makikita natin. Mods Alwin. Game 1 pa lang to ng ano. Game 1 pa lang natin to. Team Liquid versus Evil Geniuses. Tingnan natin kung ano. Makita natin yung laruan. Not to be dito. Underestimated yung invoker ni Abed. Mm-hmm. Dahil ano yan, subok na yan from time. Mismo. Ano yung RT? Hindi ko alam yung RT. Hindi ko alam, retweet. Real talk RT. Okay. Retweet din. Retweet yan, retweet. Mm-hmm. RT yan. Okay. Ano name ng new casters? Ako si Kai. Sa scale ako si Jello. Ako, nagka-cast na ako nung September pa lang dito rin sa Wombo. Si Jello, first time niya ngayon, analyst. Ako, play-by-play. Boss, pa-shoutout naman.
nanonood kami habang nag-ML, ha? Oo. Oh, yun, talaga nga na. Si John Dave Garcia, shoutout sa'yo. Flexible ka din, ha? ML tsaka Dota. Pero karamihan kasi talaga nang naglalaro ng ML, mga Dota player din yan, eh. Oh, hindi na di-dispel yung refract ng Tornado. Okay, sorry. Oh, kaya siya yung analyst, hindi ako. Kaya play-by-play ako. Oh, pakilala mo natin yung mga players. Yan, simulan ko muna. Dito sa side ng Liquid, si Insania sa kanyang Crystal Maiden, si Quake pa sa kanyang Templar Assassin, Mikey sa Leshrac, Boxy sa Omni-Knight, and si Taiga naman sa Enigma. Dito naman sa side ng EG, no, sa Alchemist, RTZ, pause muna, Invoker, Abed, Fly on the Keeper of the Light, Ramses on Kunkka, and Crit on Vengeful Spirit. Mm-hmm. So, muna, nagka-pause muna. Shout out muna dito sa mga viewers natin dyan. Meron tayong 334 viewers ngayon, alas 9 ng gabi. Mukhang chucky inbox ni Abed, ah. Ah, oo, yung ano, yung bata na skin. Yan, shoutouts kay Brian Garcia dyan. Tapos, eto, yaan nyo, mga nagmamarunong mga lods, huwag na kayong magulat mismo. Kaya kami talaga dito, mga boss, mga sir, sanay na kami dito sa trash, sa ano, sa panta-trash talk ng mga ano, na mga viewers dyan. Wala kaming pakialam dyan. Chill na chill lang kami dito. Pa-shoutout naman ni Henan nang kumakain sa Rob maghabang nanonood. Shoutout sa inyo, Ringer Baldo. Oy, thank you kay ano, Jonathan Deso. Sabi, ayos yan. See you sa Civil War, mga Lodi. Ayan. Kaso, ano pa yan? Siguro mga next season pa. Dota player din ako, pero nag-ML din ako. Mismo. Mas masarap kasi maglaro pag nakahiga ka lang, eh. Kahit ako, nag-ML ako from time to time. Pero syempre, Dota. Pero gawa ko din yan, ha? Yung naglalaro ka ng mobile game, pero nanonood ka ng live stream. Ayan, shoutouts kay Erickson Santos, kay Nicole Mendoza, Eugenio, tapos kay Nasir Anto. Shoutout naman mga boss kay Red Days. Shoutout naman mga boss kay Red Days. Ako din, Red Days. Magparty kaya tayo, baka manalo na tayo. Pwede. Sabi nga nila, ano, there's always a rainbow after the rain. Yan. Pagkatapos ng Red Days mo, babawin yan. Di naman tayo pwedeng lagi tayong panalo. Natatalo din tayo. Balik tayo dito sa ating laro. Win conditions natin dito, Jello. Sa ano? Para sa Team Liquid. Sa Team Liquid, tingin ko kailangan nila i-pressure yung pagpa-farm ni Alchemist. Kasi, knowing Alchemist, mga pagka maaga-aga yung Radiance niyan, mabilis mag-snowball yan, eh. Tapos, win conditions for EG. Yun nga, bigyan ng safe farm si Alke. Hold the map na hindi sila maubusan ng torre as much as possible. So, pag nabasag yung mga torre, control, no, as much as possible nga mabasag lang yung isang tier 1 mo, mabilis na mapasok yung gubat niya, eh. Tsaka, yun nga, again, tama na Liquid kailangan nila maano to, yung early ma-control nila kasi as kung kaya rin nilang tapusin ng early kasi pagdating ng late game scaling heroes tong sa side ng ano eh ng EG Inbo na pwede yung sabi mo nga yung skill path niya from Quasvex pwede eventually pag nagka-exert yan mas makate yan pwede same natin. Din kay Alke tsaka problema kasi dito ng Liquid wala silang ano hyper carry di ba walang sasabay kay Alke late game dito pero yun nga well ano tingin ko magandang pick yung TA para dito sa ano against sa draft ng EG kasi talagang ano early game pressure. Kaya tingin ko rin kaya ano nag-last pick TA sila eh para yung Leshrac nga ma-move nila sa position 1, maka-take sila ng towers early with the Omni-Knight para may sustain sila every team fight, ma-put pressure sila doon sa ano, maka-put pressure sila sa EG. Mm-hmm. Kasi di nila pwedeng pabayaan na ano eh na trade farm lang. Oo. Kasi kahit anong trade farm mo talaga, lamang na lamang talaga si ano, si Alchemist sa'yo. Bukod na Alchemist. Pero sakto din yung pick nung EG sa na Ventia para hanggang hindi pa nakakaano yung Alke. Kasi si Alke kailangan niya sa tingin ko ng sa game na to. Kung hindi man siya mag-accelerate na sobra sa farm, tingin ko kailangan niya ng next na item agad after Radiance. Tsaka yun nga pag si Alke kasi once na makapag-Radiance na to, pwede na rin mag-transition tong ano itong EG. Gumawa na rin sila ng mga rotations nila. Pero in terms of draft, kanino ka pabor dito? Pabor ako sa EG sa draft kasi gamay na nila yung ano eh Alke pick eh, yung pag-pick ng Alke. Mm-hmm. Hindi basta-basta na pe-pressure sa pagfa-farm to si RTZ. Eh. Ako mahilig kasi ako sa mga ano, sa mga early game na draft. Kaya Liquid gusto ko yung draft nila pero again, may ano kasi yun eh, ang downside kasi ng early game na draft. Late game, expect mo na, medyo magpo-fall off na kayo. Magpo-fall off kayo ng late game. Si Abed po, PH. Ay PH, pero naglalaro siya sa EG. Yes sir, last EG na laban na to, ngayong araw na to. Last series na rin to. Anong oras laban ng Adroit? Nako sir, tapos na. Sir, tapos na, bukas na po yung next game nila.
Mga 2-0 sir. Sila sa ano? Natalo sa sila ng EG. Bukas, kalaban nila yung... Tapos yung nagtatanong kung upper Aster, bracket Aster, pa, ano pa lang to, group stage. Ang format natin dito, GSL. Bale, yung usual na group stage format kasi, best of 2 lang, di ba? Tapos point system. Pero ito, best of 3 yung sa, ano, sa GSL format. Mahaba-haba araw ng ano natin, Chengdu Major. November 16 to 24 to, first day pa lang natin ngayon, pero matindi na yung bakbakan. Si Boss Chibibi, nakita ko, medyo malaki-laki yung talent sa ano. Ano bang issue? Tingnan natin. Yan. Baka ano, walang Discord. Eh, tingnan natin kung bakit nga sila nag-post. Medyo natagalan yung ano. Natatabunan na ng may well played, well played. May laban ba TNC bukas? Meron lahat ng ano, lahat ng teams bukas may laro pa rin. Tama, Jack, di ba? Wala lahat ng team meron pang laro bukas o may magpapahinga ba? Wala atang laban. Yung mga pasok na ng playoffs, wala nang laban pala, bukas. Sorry. So, yung mga pasok na yung TNC bukas kasi sa playoffs eh. So, wala na silang laban bukas. Ang mga may laban bukas, yung mga may lose ng isang beses. Ayun. Sa ano, sa best of three nila. Mm-hmm. Update sa GeekFam, talo sila sa ano eh, sa MDL, ay sa ano, sa Dota Summit, nilaglag di sila ng di sila players. Nakapasok sa major. Ang panalo nung minor natin, si ano, IG. So sila yung nakapasok dito sa major. Tapos pasensya na kayo kung matagal. Sila may problema, hindi kami. Oh, wala tayong magagawa dyan. Hindi naman, pinutin mo yung F9. Baka ano, spam F9. Subukan mo lang. Si Insane eh, nawala yung ano eh. And, Hindi na nakakayanan yung mag-pressure si Gigi Sigurado. Hindi natin yan masisigurado. Bilog ang mundo. Mismo. Tsaka pro players to mga to eh. Oh, pro players to mga to. Pero, ayun, tama ayun rin naman sabi? Yung ano. Ano nga bang sabi nila? I can... Ayun, tignan natin. Hindi ko alam. Sabi lang, yes, please. I can give you my... Walang ano. Wala, coming daw. Boss, meron TNC na shop dito sa Tarlac. Shoutout sa inyo mga nandyan sa Tarlac. Yung mga nanonood dyan sa ano. So, in-update niya lang tayo. In-update sa Tarlac. May casting pa po ba kayo mamaya mga sir? Di na po. Last series na to. Pero yun nga, yung sa draft kasi kahit anong ganda ng draft on paper, magkakatalo pa rin yan talaga sa execution. May mga draft na akala mo sobrang panalo, pero pag tumalong talaga yung mga player. Di kasi pwedeng ano eh. Di mo pwedeng... Ano lang yan eh, yung draft. Parang percentage lang yan nung ano mo eh. Winning chance mo. Mismo. Pero naglaro na sila dito. Ito na guys, ito na. Nakarecon ba si Insania? Disconnected. Pero naka-DC pa. Baka nawalan na ata sila ng time eh. Pero, may time lang yan eh. Sa tournament, yung post mo. Ah, okay. Feeling ko na nawalan ng time nag-recon eh. Nagrecon ba? Tignan natin. Hindi ko alam eh. Sabi go eh. Ayan, nagrecon na. Ayan, okay. Ayan na. Tuloy na tayo sa laro natin dito. Pero itong top lane, given na lagi ito yun, yung Enigma laging nasa ano, nasa side sa ano, triangle. Kasi doon mabilis yung transition mo ng ano eh, ng farming eh. Ayun, pa-shoutout kami ni Angge. Oy, Angge, kung ano man 'yan, shoutout sa inyong dalawa doon kay ano Jemar Bursel. Pero balik na tayo dito sa laro natin. Mamaya na yung mga shoutout guys, balik na tayo dito sa game na rin. Tapos Kotol, talagang kasama ni Alke kasi taga-stack. Pero ang maganda dito sa Enigma, yung pwesto niya sa triangle, if ever gusto nilang to meme fight, kaya nila eh. Oo. Tsaka ano to post 1 na Leshrac to. Pero dito muna siya nilagay sa ano, sa offlane, tatapatan nila yung Alke. So yung bounty na magti-trade lang sila. 2-4-2 to. 2-4-2 yung bounty. Pero as much as possible kasi kung kayo Liquid, lahat ng bounty. Oo, kasi yung Alchemist na yun. Yung multiplier ng bounty kay Alke. So, tinatry nilang iwasan yung pressure kay Alke early, oh. Isi-send nila sa baba si Alke. Lipat sila. Doon na sila sa safe. Pero si Insania, gusto niya siguro i-block dapat kaso hindi siya umabot. Ramses na tumapat dito sa ano. Pero umabol si ano, ah. Umabol si Mickey. Bumaba din siya. Sabay pagdating neto ni Mickey sa baba, titipi naman siya sa ano, sa top siya. Taas. Pero dito sa mid early harassment galing kay Abed. Kung lane matchup lang, Quastwex na Invo versus TA. Sa tingin ko, sa early levels, medyo match lang yan. Pero once na tumataas yung refraction na levels ni TA, doon na makakalamang si TA. Kaya yung ginagawa ni Abed na ina-aggressive niya agad to si TA. Ubus consumables, no? Ubus consumables para di siya ganong mahirapan. Tsaka yun din kasi talaga malaking lamang ng ano yun, no? Ng Quastwex na Invo. Yung regen mo. Oo, yun lang, yung regen mo.
Tapos dito sa top lane kaya Ramses medyo hirap to sa to, ano. To, trade farm lang yan, magiging trade farm lang yan. Dito ma hindi magkakapatayan dito eh. Pero ang ganda ng ginagawa ni Taiga. Doon siya nagpo-farm sa side ng ano, ng EG para hindi rin basta maka-stack yung players dito, hindi sila makapag-contribute sa ano, farm ni Alke. Pero dito, so ito, ah, sinin... Main crit na Nova dito, kaso makakapag-re-fire diba? Mo. Ang safe naman. So. Safe, safe. So ito, ginagawa nung EG, sinisecure talaga nila yung early game na ito ni RTZ. Oh. Sinend nila yung dalawa nilang support kasama dito sa baba, imbis na may kasama yung... Pero dito, ma-magic missile si Insignia, pero very first split. Earth oh! Connect dito kay Fly, and siya pa nga, first blood goes to Mikkei. Sobrang, sobrang ano yung positioning ni Mikkei dun, no? Oh. Yung stun niya dun sa puno. Tsaka, nagka-agreedihan eh kasi yung sa Fairy Fire doon nagkatantya oh. Kung sakaling wala yun yung kay Gotol kanina patay na rin yan si Insignia well played din pero ito ay Enigma ang laking tulong din nga nung aura dito ni ano CM. Ni CM hindi medyo tingin mo maganda pa rin mag Soul Ring no? Para kay Enigma. Enigma or kahit Dina tingin ko kung magre-recta grieve siya kahit wag na siyang mag Soul Ring pwede Arcane Aura. Oo, tingin ko di na niya. Kasi mataas din levels ni CM eh. Mm-hmm. Pero hindi pa na-dispel yun, yung ano, yung refract ng... Alam ko di na na-dispel eh. Ewan ko lang kung binago na. Mm-hmm. Game 1, yes sir, game 1 po natin to. EG versus Liquid. Last series natin of the day. Pero dito si ano Kotol, ayan, nagsisimula na siya mag-stack doon sa... Oh, PMP pero hindi na tama. Tamang zone out lang, pang-secure lang ng creeps. Ayan na, oh, nag... Ayan, oh. Eh, yung uma-aggressive na dito si Gort ba? Kasi meron talaga mga heroes na may early level power spikes. Tapos anong binild dito na skill build? Level to na ano rin. Hindi mo pa kasi kailangan talaga masyado yung meld eh. Wala ka rin naman i-dodge. Oh, pero si Boxy, so, sabi natin di magkakapatayan dito sa top lane. Pero Ramses nagtatago sa puno. And masosolo kill siya ni Omni Knight. Yun, ang... Kaya napatay kasi. Kasi nakipit, patay din. Okay lang, okay level lang. Level 2 kasi. Oh, okay lang at least, ano, pagbalik meanwhile, ni sa baba. Ramses, yung HP niya puno na rin. Si Boxy, TP. Mali lang naman yung golden nakuha. So, pabor na yun. Tsaka walang XP, walang XP oh, nakuha. Walang XP. So, goods na yun. Think ko din expect ni Ramses yun eh, na level 2 yung Degen aura ni... Oh, hindi siya nakatakbo eh, no? Ay, sorry. Pinagpapalu-palu lang siya eh. Asa na? Ayan. Opo, game 1 po to eh. Mm-hmm. Game 1 po to, sir. Katering kasi nung ano yun, nung purification talaga. Pero eto si Mikkei mamamagic missile. Secret, no mana na siya dito. Split Earth won't connect onto RTZ. Kahabol ba dito si Fly? Wala naman ito masyadong magagawa in terms of disable. So, safe dyan si Mikkei. Ay, si ano? Si Insignia. So, ito ulit. Pero, taas, taas. Round 2 natin dito mga sir. Pwede X-mark the torrent. Torrent and connection. So, Ramses, kakabalik niya lang sa lane. And wala na naman siyang buhay. Pero oh, wala na siyang combo. Tingin ka patay siya dito. Isa pa masyado maasim. Wala ka lang X-Torrent. Bakit ganun yung ginawa mo? Dapat bakit ko no? Antay ka mo ng cooldown. Antay ka mo ng cooldown. Nasayang din tuloy yung TP ni ano doon. Ni Bench doon. Pre-rise po sana si Crit eh. Kaso hindi na rin pero siya mabot. Too late na din. Tingin ka kung tinuloy niya yung TP niya papatay nandito siya niya. Oo, papalagan siya ni Boxy doon. Yung Holy Knight eh. Pero bounty runes dito. Bounty runes. Secure 3-4-1. Uy! Mumapatay pa ata ng Eidolons ha! Mumamatay sa Eidolons! Grabe naman doon! Sabi ni ano dito ni Taiga, malipis lang sapat na. sulit. Pero di mo rin masisisi doon si Fly eh. Kasi kailangan nila ng bounty rune para kay Alchemist eh. Siguro okay na rin na trinay niyang kunin. At least kung nakuha, di goods. Pero eto, Split Earth tatama pa nga dito kay RTC. Pero si Mikkei naliligo sa acid. Makakabak naman siya. Makakabak. Yes sir. Safe. Pause muna ulit. Meeting muna. Keyboard. Oh. Ay, naku. Si ano daw kasi. Naku, yung keyboard. si Mikkei daw, naglalaro mouse lang. Huwag kaakabit na daw ng keyboard. Eh, magkakabit nila keyboard. di kasi nila napatay si Alke. So, magkakabit na siya ng keyboard. Nabagalan sa pagpindot. Pero dito si Kit, nasa likod ah. Mikkei still in the lane. Magic Missile. Ay, ando yung Terror. For the Vision. Kaso, asa yung follow? Oh, naku, kita ka pa sa Terror Vision. Mismo. Kita ka pa sa Terror Vision. Ano yun, may lingering effect yun eh. Lingering effect yung Vision na eh. Well played para kay ano dun, kay Clip. Again, sobrang crucial na kill dun kay ano, kay Leshra kasi boss 1 nga. Pero itong mid lane ha, believe mo kay Abid na, tignan mo yung CS nila. Oh, si Abid ba yung nampi-pressure sa CS oh?
Kasi yun nga yung sabi natin, pag gamay mo talaga yung hero, kontrahin ka, ano talaga eh. Kaya mong lumamang sa lane. Mm-hmm. Kumbaga, alam mo yung matchup eh. Oo. Alam mo, saan ka lugi, alam mo anong pwedeng tumalo sa'yo. So, kaya props din talaga, props din talaga kay Abed. Yan yung sinasabi natin kanina na wala lahat sa draft. Mismo. Wala lahat yan sa draft. Pero so far, 4-3. Tapos, kahit pa paano. Smart. Uy, si Taiga. Si Taiga. Mukhang patay na to. It's a dead enigma. Kado ang makulit ha. Pinapart mo yung jungle namin. Makulit ka na dyan sa gubat namin ha. Pero eto si Crit, makakasalubong si Insane niya. Oop. Frostbite. Mahabol si Boxy. Boxy. Ano to ha? Anong level ng Degen? Level 2. Level 2. Pero makaka-out. Wala, hindi siya umabot eh. So, umalis siya sa taas na. Nag-TP. Hindi siya namatay eh, di ba? Baka pupush sila ng ano? Ng... Ah, uy, mapaprostite dito sa RTZ. No, hindi pa level 6 yan. Level 5 lang yan. Malambot pa yan. Ano, pero, wala pang alchemical. Ano, chemical rage. Pero mukhang mamatay ba? Lalim na dito. Maasim na to, maasim na. Guys. Yo, safe ulit si RTZ. Safe si RTZ. Wala silang masyadong damage dun eh. Safe si RTZ doon. Salamat kay Crit. Yung mga pustuhan ni Crit. Pero humahabol si Crit. Magic missile. Tatama. Mamamatay ba? Mamamatay ba? Mapag-heal. Mapag-heal ba nga. Safe. Wala nangyayari masyado. Talagang, ano tawag dito? Matehan pa mga sir. Pero, si Enigma, happy farming lang ah. Oo nga. Ayun, sabi siya yun. Di na siya mag-aro. Arcane na siya agad. Pero Liquid dito sa ano, anong tawag dito? Kahit pa paano, na-hold naman nila yung kanilang lanes. And as much as possible, pag nakuha nila yung mga tamang levels and power spikes. Pero ito, rotate. Ayan, ang naipon na stock. Easy, magano to? Kung tansya mo, mga abot yan. 2K, 2.5. Hindi, mga ano yan. Ano pa eh, level 2 pa lang yung greed. 600 gold siguro, 700 gold. 3K siya nag-umpisa sa network, tignan natin. Mga 1K. Oy, pero Black Hole kinumit dito kay Ramses. Pero mabubuhay, maka-cancel. Taiga, wala na siyang mana dito. Mukhang siya pa ang mapapatay. Matur-turn pa to. Andito rin si Abed. Pero dito si Mikey, wala nang mana. Ops, wala talaga namamatay no. Kahit anong commit nila dito. Hindi, kasi nung na-commit yung Black Hole na nagamit niya yung ano eh, yung ship eh. So, yung buff ng ship. Yung ram. Yung ram effect ng ship. Tsaka hindi niya natin ulo yung ano eh, yung Black Hole. Kinancel niya na rin. Hindi, na-tornado siya, na-tornado. Ah, tinama ba siya na-tornado? Oo, na-tornado siya, na-tornado. Hindi ganun napansin niya. Pero ano pang team nila Miracle, sir? Ano pang team nila? Teka, sino bang Miracle? Yung Miracle ng dating Liquid o Miracle ng C? Uy, napatay pa nga doon si Ramses. Ito ay maganda kong post 1 na ano? Na Leshrac. Kasi pabilis ka rin yung items mo. Tsaka yung ano mo, yung early dominance mo sa ano. Kasi mataas yung levels mo, so yung nuke damage mo, mataas. Tapos Diabolic Edict, level 2. Pero si Boxy, naispatan dito ni Crit sa baba. Pero wala mo siya kasama. Pero, late na, nakuha na yung stack eh. Mm-hmm. Nakuha na ni Boxy yung stack. Sayang nga. So ito yung Radiant. Pinipressure yung tier 1 sa taas. Ito na yung magandang gagawin ng EG. Ay, ng Liquid. Early game pressure sa mga towers nila para walang space pa kay RTZ na lumakas. Kaso bottom lane si ang tumapat na doon kay si Vengeful. Binibigyan na level si Vengeful para pagka team fight may swap siya. Mataas level niya. Sino yung Alke? Si RTZ. Pero dito si RTZ nga. Ito. Napilitan na mag-jungle pero ito yung barko. Tatama kay Insania. Iiwan na lang siguro si CM dito. Andito yung rotations. Pero si Abed, wala nang aabutan. Ano na lang? Earn charges na lang. Well played para sa EG. Kahit pa paano, napipigilan nila yung Leshrac po siya. Bounty runes again. Pero pindutin mo nga si Leshrac. Secure lang. Oy, dito nagkakabigay. Tornado EMP. Hindi tatama pero... Tiniis na lang ni Mikey yung bawa sa mana para mababa sa pa kasi yung level ng Wex eh. Pero di kasi siya di mataas yung edict niya. Low level pa eh, level 6 pa. Kuha siya nung pero ito. No, si Crit. Pinapalo dito. Paluin. Bomboyin isa pa. Mga 5 is pa. Purification. Hindi niya ma-stun eh kasi naka Heavenly Grace pa eh. Wala din eh. Yung duration ng stun saglit lang din. Yung status resistance nga rin kasi. Pero eto na, si Abed sa top lane. Cold snap and earn tornado to secure the kill. Kaso, hindi pa nabuhay pa pagbaba. Nakapag-magic stick eh. Napalo pa ni Ramses. Pero mid lane, pumupush na dito sila po Ikba. Fly to TP para kahit paano ma-def to. Mahirap kasi kung mabigay ito ng ng EG mid lane. Ma-open up yung map para sa Liquid. Makapasok sila agad sa gubat eh, sa jungle. And, magkaiba naman si Miracle at si Miracle. Magkaiba yun.
Si Miracle na si Claire, mas nauna yun kay ano, Miracle. Pero Insania, mukhang mapapatay dito ni Abed. Tornado will connect. And yes sir, that's a dead CM. Pero si Quake, pero ito na damay pa nga ata. Na magic missile, pero makaka-out. Naka-out. Naka-refract, naka-refract kasi. Tsaka nabigay na yung mga, ano eh, yung high cooldowns ni Abed. So wala na silang pang chase doon. Pero ito na nga, basag na mid lane tower ng ano, EG. Sinusunod na nila pero yung top lane. Pero si RTC, Recta Relic. Walang ibang binili. Relic wala, agad. Di ko kailangan ng bracer. Di ko kailangan ng kahit. Walang pang, ibang binili. Walang padalos-dalos na. So, i-click mo. Ilang, ano lang siya? Ilang... Asan si RTC? Yan. Ayan, 500 gold away. Na. Pero ito na nga, naswap dito sa box. Papunta sa tower. Ito na yung rotation. Magic missile. And the barko, may EMP pa, wala ka nang gagawin dyan, Boxy. Patay ka na, tornado, pantingin. Stick. Uy, nakabuhay, purification. Oh, space created. Space created. Space created, additional 2 seconds. Oh, tumagal na konti. Space created. Mismo. Space created. Pero sa tingin ko kung meron siyang kasama dun, pwede sa turn around dyan eh. Pero eto na nga, si Mikey, trabaho na lang dito sa top lane. Another tower will go down for EG. Bot lane, pupush siguro dito EG. Hindi ko lang alam kung kaya pa i-dep ng Liquid to. Safe lane towers, pinakamahirap i-dep kasi. Oo. Kasi pwede ka naman ikutan eh. Masisetupan ka na dyan eh. Wala din silang vision eh. Oo, yun din. Ano, kailan laban TNC ulit? Bukas na. Kailan? Ay, di ba? Wala pa pahinga, laban. Pahinga kasi, ano eh, 2-0 TNC. Walang laban, bukas ang TNC din lang. Uy, pero deadless pa rin ah. Ayaw nila bigay basta-basta tong bottom lane tower. Pero okay lang ang EG sa ganitong nangyayari ha? Kasi nakaka-farm yung alchemist nila eh. Mas late yung game, mas pabor sa kanila. Mm. Usually pero ganitong... Pero dito sa top lane, Will-O-Wisp ginamit dito kay Mikey. Uy, nasa dulo na siya pero nahihigop pa rin pabalik. Naka-regions na with 1k gold. Mismo, may ano na to. Ito na, sticking si time bomb na to guys, sticking time bomb. Mismo, countdown na to para sa ano, para sa Liquid. Pero ano yan, hindi naman porket nakapag-regens na tong Alke, hindi na ito mamamatay. Pero Black Hole kinumit dito kay Ramses, andito rin si Boxy. Enough ba yung damage nila para mapatay nila tong Kunkka na to? Yes, sir. Yes, enough. More than enough. Hinold ni Ramses kasi yung ano niya, yung ship niya. Mm-hmm. Pero again, kung nag-ram, kaso wala rin kasi titipihan yung teammates niya, basag na yung pero si Venge may malapit eh. Tingin ko may chance. Kung sakasakal. Tingin ko lang. Pero di natin alam. Baka sinisave niya para in case... For, ano, for another team fight na lang. Oh, for another team fight. Uy, Quake ba? May dalawang stock dito. Tapos Quake ba going for Desolator and... Ay, actually buo na Deso niya pagkatapos niya sa stock na to. Tapos ano? Maganda tong inuna niya yung Deso ha, imbis na yung Blink. Kasi Alchemist, pagka na minus armor mo, mas mabilis siya mapamatay sa Diabolic Edict eh. Mismo, physical kasi yun eh. Kaya hindi pa, kaya nga, kanina diba sabi ko, kailangan pa ni Alke ng additional items bukod sa Radiance. Mm-hmm. Hindi na nga rin siya nag-bracer talaga eh, kasi hindi naman na siya lumain, umiwas na lang siya. Pero Recta Heart dito si Alke ah. Uy, Abed, maaligid dito kay Mikey. Mikey nagtatake. Pero may sentry, may sentry. May sentry. Uy, na-split na Diabolic Edict. Siya yung na-bait. Abed, nako po, nagkada ko makulit dyan. Siya yung na-bait. Huling-huling ka, sir. May sentry. Nagka-planuhan eh, no? May plano si Abed, pero si Mikey may sariling plano. May balak din. Kaya ba nila mag-rush with the Desolator? Mukhang kaya, no? Kaya nila, kaya nila. Lambot lang to. Kasi, again, Deso, Diabolic. May sustain pa sila. Anong team ni Miracle ngayon, mga boss? Wala pa. Ano pa sila? Pero mukhang ano pa rin siya. Walang team si... hindi. Wala pa silang ina-announce na name ng organization. Pero pa rin. Sila ang kakampi niya pa rin yung Liquid before. Sila pa rin yung magkakampi. 12 minutes rad bid stock. Medyo mabagal nga, no? Yung 12 minutes na rad. Pero kasi pero under ito, pressure. Pero trying to secure the bounty room na naman. RTZ. Out na lang. Ayun niya. Ayun nga. Kasi under pressure din siya sa baba eh. Ayan, may ano ba? Lag daw ba yung ano? Yung stream meron ba? Pero kasi sa iba okay naman. Baka sa ano mo lang network mo. Tama. Ano? Ayan, baka sa server din. Kasi perfect daw. World server. Sa space. Teka, ang hirap basahin ng ano mo, sir. Walang space. Sa space mo yan, ganyan din sa akin eh. Ano daw? Ewan ko. Space created, sabi. Space created, space. Lang. Space na, spacean mo, boss. Pero, eto na. Ito yung siege na, magsisimula na yung siege nila. Siege na, pressure na talaga dito, all lates. Pero yung bottom, chill lang sila dyan.
Hindi, pabor kasi yung ano eh, no? Yung pag ma-open mo nga yung mid lane tsaka yung top lane talaga para sa liquid. Kasi ang matitira na lang sa yung lane, yung triangle tsaka yung off lane. Pero to si RTC, heart of trust na. Ayun na, bumawi na. Kahit pa paano, Radiant's heart. Pero, killable pa to sa tingin ko. Killable pa to eh. Mataas lang HP niya, pero kasi pag na-deactivate mo yung heart, yung DPS, yung damage output dito ng liquid, malaki rin naman. Pero ito, high ground sila dito. RTC, nangunguna, sasalubungin ni Koigba. Koigba, ang katinga naman ng physical damage dito. Wala pang bilang yung heart mo. Kahit anong taas ng HP, pero masaswap out dito yung Enigma. So, napop agad yung Aegis dito. And nakaabang na liquid. Here's the setup kay Koigba. Refraction, black hole, ginamit onto three, pero matotornado dito ni Abit. Easy cancel yung ulti ni Taiga. Triple kill para kay RTC. And ito, ultra kill pa ba? Hindi, kay Crit na napunta yung last kill. Pero team wipe para sa EG. Alam ng EG yung ano eh, kasi may vision sila dun eh, ng ward. Tsaka yung, again, yung confidence nila sa... May observer ward sila dun eh. Mm-hmm. Tapos yung ultimate pa ni Keeper of the Light, huli yung tatlo. Ang ganda nung ano, alanganin actually yung team fight na yung person. Tsaka ang ganda din ng ginawa ni Abid doon. Hindi siya nag-overcommit na ma-black hole silang apat. Inaantay niya talaga yung Enigma para pagka black hole instant cancel niya agad. Walang chance mag-turn around. Mismo. Kasi tama rin, nagamit na rin kasi agad yung comp eh. Well played para sa ano doon, Liquid. Easy 5-man wipe. So ngayon, feeling ko Liquid, medyo ramdam na nila yung pressure. Under pressure na sila. Kasi palakas lang, palakas si kuya mo, Alchemist. Kasi in draft nga nila, kailangan mag-snowball sa lane nung isa or dalawa nila. Kaso hindi, medyo naging passive lang eh. Kumbaga, parang ano lang sila eh, nag-trade even lang sila sa mga lane eh. Tapos yun nga yung top lane nila na nahirapan, eh, Omni-Knight lang yun eh. Mm-hmm. Wala masyadong factor. I mean, kung compare mo, hindi ko masyadong may na si Omni-Knight. Pero ito, insane mo, ang easy kill para kay Gramsys and Abit. Tapos yun nga, yung sa ano, kahit anong trade mo kasi laban sa Alki, talo ka talaga eh, trade farm. Mm-hmm. And ito na nga, EG na ang pre-pressure. Kanina masyado kayong ano, masyado kayong mapandiin, kami naman. Abed, tamang lurk lang dito sa mid. So far, na-open up na rin yung mapa para sa EG. For EG. Kanina kasi na-choke na rin yung farming nila, pero well played para kay RTZ. Pero ang hirap din ng buhay kasi na Enigma eh. Inaantay niyang mag-swap si Bench muna bago siya mag-black hole inaantay. Ang dami siyang kailangan antayin skill eh. Oo. Kahit na ban nila yung ano no, yung Rubik, marami pa rin kasi talaga pang kontra sa ano, sa Enigma. Pero eto, hindi na muna de-def ang Liquid. Mukhang titrade na lang sila ng tier 2 tower sa bottom lane. Tapos kung eto yung, kung lag yung stream, di ko alam baka sa inyo kasi sa iba okay naman. Mm-hmm. Baka sa inyo lang yan. Ay, oo nga. Tama. Item check tayo dito. So, kay Koigba dito, Desolator, and na-blink dagger na siya sa Courier. Sabay kay Mickey naman, nakakaya, and Yules na. Boxy, going for utility, 4-staff, and casual hood lang. Tiger, blink dagger, and magbibigay B. Sabay si RTZ, eto, napakabilis na ng farm, pakiras na rin. Tapos si Abed, wala talagang, hindi talaga farm dito yung ano yung hero ni Abed, kasi utility na input eh. Paswex, ayun na, kiras na. Spike kay Ramses. Sabay Vladimir's naman kaya Crit. And eto na nga, basag na yung top lane tower dito. Open na, hindi ko ma-close yung item check natin. Pero eto na nga si Mickey, ma-burst down nga ba? Na-X-mark. Purification pero na-X-mark siya dito. Guardian Angel, kinumit na rin. Makakapag-hold pa ata ang Liquid. Pwede sila mag-chase kung gusto pero, nila. Kaso walang black hole. O inako lang, Mickey. Magic Missile lang sumalubong sa'yo. Andun yung Heavenly Grace Purification para masipa siya. Pero patay pa rin dito si Mickey. Kotol, Disco Ball sa likod. Buyback from the shrine. Si pwede mag-TP sa shrine. Open pa. Pero eto si Boxy. Umaasin. Wala ka ng skills dyan, sir. Punit na punit ka. Pinagsusuntok lang ni RTC. Ito na nga. Di nila mapigilan. Kahit walang rage, pinagpupupupok lang sila. Satuhan na lang ang labanan. Kahit walang rage. Mm-hmm. Ano, alam mo, urungan ka namin. Walang palag yung ano eh, yung hammer ni Omni-Knight sa kamao ni Jaggi. Nagtagal din ano? Kasi yung buhay ni Keeper eh. Hindi siya napatay agad ni Templar eh. Oo. Nung yung ulti niya pa, hindi panic ulti, natamaan pa yung tatlo, kaya di naka-chase yung Liquid doon. Mismo. Ay, di naka-chase yung Liquid from Marquez kahit nag-buyback sila. Ganda rin naman nung priority ni ano doon, ni Koigba, Keeper of the Light. Walang factor kasi yung Will-O-Wisp. Yun nga lang, pag blinkan mo kasi, iba-blinding light ka lang. So, tatagal ka talaga doon sa Keeper na yun. Masasalot ka pa eh, no? Mm. RTZ going for Butterfly.
Hindi mo na talaga mapipigilan to. Gusto, maganda yung item progression nito ni Arteezy ah, from Radiance to Heart para HP tapos armor. Tsaka evasion na rin. Kaso hindi mo ma-evade. Hindi, attack speed yung habol niya sa B-Fly. Wala ka naman masyadong ida-dodge dito na attack kasi yun nga walang hyper carry. Hindi rin kasi ganun kalakas pa yung magic damage na ano eh, ng Liquid eh. Pero para sa'yo, Liquid may chance pa. Kailangan nila ng ano dito, 5-man black hole. Actually, hindi, pero ano, in terms of, ngayong ano, mid-game na ganito na yung item ng lead. Sa tingin ko masyadong malaki na yung lead ng Alchemist. Ano kailangan gawin ng ano dito, ng Liquid para makabawi? Kailangan nila ng ano. Hindi nila kaya ng teamfight eh. Ayan, kailangan nila ganyan lang, ma-hold-hold sa under ano. Pero under, yun nga, kita mo lambot pa rin eh. Nasa Midnight Pulse eh. Percentage yung damage nun eh. Pero yan ang gagawin niya eh, mag-heal. Mag-ulti, babasag ng konti. Pagka bawasan na trust konti, anti-ulti. Soak lang ng damage, ng ano, ng papa-cooldown lang sila skills, pero si Colt ba? Hanggat mag-spread out sila, di sila ma-black hole lima. Oo. Pero ito, humahabol ang Liquid, Glimmer Cape kay Arteezy. Oh, out na. Out si Colt ba, abang-abang lang talaga. Mm. Yung talaga target ni Colt ba dito, yung backline eh. Medyo malabo lang yung ano kasi hindi namin alam kung lag ba talaga o ano o hindi kasi yung iba lag yung iba. Oh, sabi kasi nung iba sa signal daw nung CP mo boss. Ayun. Baka sa inyo talaga yan yung kasi iba hindi daw lag yung iba lag. Oh. So meron din kami yan. Ano dito preview so nakikita namin kung hindi naman naglalag. Sa amin goods naman. Baka sa internet niya na lang yan or sa yung signal nung cellphone. Clear lang ng wave. X-Mart balik. Basag. Ayan, nagantay lang ata ng Shiba. Sobrang kunat na. Napaka-kunat. Kasi yun nga yung naging problema ng Liquid, yung sabi ko nga, kahit anong ganda nung, ano, nung early game mo, kung hindi mo ma-pull off. Pagdating ng late game, mahirapan ka. Kailangan kasi mag-transition ka agad nun ng ano eh. Pero ito, RTZ. Tinitipid muna yung chemical range. Oh, Midnight Pulse. Under Midnight Pulse stun. Ito yung Barco. Pampaunat po. Ang papalag na dito ang EGP. Pitas pa sila. Hindi. Zone out lang muna. Trabaho tayo. Focus tayo sa Rax. Pero si Pero Dikin, si RTC. Diabolic Edict. Sa harap lang. Hindi nila wala silang magawa. Oh, sinawar mo yung Tori. Pinagpapalo. Oh, patras muna. Pawala na yung Chemical Rage eh. Mismo. Pero hindi na makaka-chase din dito. Ano eh? Liquid. Hindi din kasi sila pwede mag-commit kay RTC. Kasi pagka sinubukan nilang i-burst o ibigay lahat, pagka sinwap out, wala silang ano eh. Ang daming pang disengage kasi ng AG, may barko pa. Oo, yun din eh. Di sila pwedeng mag-collapse na lima sila kay RTC eh. Totornadoin sila, EMPN sila. Uy, ang lupit na ito ni ano, Cyrus Pilarca sa Antarctica nanonood, Seaman. Tapos okay yung stream niya. Ayun, so ayun. Sa internet nyo nga lang mga boss. Lupit na segue mo dun ah. Layo yun, ang lamig yan sir. Antarctica, Seaman. Anong kaya siguro ano yan no? Kung yung mga oil rig or kung ano man. Pero anong ginagawa ng oil rig? Anong kaya yung barko na ito ni ano? Ni Bossing na nasa Antarctica ngayon. Sa Antarctica na ano, the stream. Oo. Yun talaga hindi mapipigilan na Dota fan. Dota fan. Nasa Antarctica ka na, nanonood ka pa ng Dota. Pero yung kasi talaga ano, bumubuhay pag ano eh, no? Pag seaman ka, yung kailangan mo ganun entertainment. Oh, yung kalungkutan mo, yung ganun na lang, no? Kaya note ka lang dyan, sir. Pero Roshan. Ang bilis na nila mag-Roshan with terror. Tsaka minus armor from acid spray. Pero papalag Liquid dito. I think it's too late. Hindi na sila abot. Pero ito pero na, si Koy pa pumasok na dito sa gilid pero matotornado siya. Dito naman si Mickey sa likod. Nakomit na nga yung Heavenly Grace. Ito yung barko pampakunat lang kay RTC. Freezing fill pero wala masyadong. Here's the black hole. Tatamaan si RTC. Tatamaan si Ramses. And RTC mukhang mamamatay siya dito mga sir. Naku, nilamot yung damage. Habang si ano naman si Abid nasa likod lang. Tamang utility lang. Tamang bitaw lang ng skills. Hindi enough. Yung mga bitawan niya para maligtas si Abed na Yules. Revision sila dyan. Wag ka gaswok o gaswok. Oo, Abed. Deligado ka dyan. Ayan lang po. Sinasabi ko. Mismo, napunta pa dito sa Liquid. Isang maganda teamfight lang. Baliktad pa. Pero kasi ang nangyari doon, ano eh. Binawasan nila si Roshan. Si Alchemist nasa loob ng pit. Yung apat nasa labas. Tinalunan nung TA yung keeper. Tapos napatay niya, nakapag-ulti. Pero walang tinamaan ng ulti yung keeper eh. Tapos na-black hole yung dalawa. Late na yung swap eh.
Parang nagawa na yung trabaho nung black hole eh. Na yung damage nandun na, yung hold. Oo, nandun na eh, yung crowd control. Kaya tingin ko yun yung nagpanalo sa Liquid doon. Maganda execution nila. Yung trigger finger nila na ito na yun eh. Ito na yung fight na yun. Wala na itong atrasan. Na. So yun nga, etong ano, Liquid, hindi pa sila talo dito mga sir. Nakuha pa nga nila yung Aegis. Pero tingnan natin kung maulit pa nila. Kasi nangyari, tingin ko nangyari din. Kumbaga Aegis, sobrang pag-iingat nila sa black hole. Zinonot nila yung sarili. Oo, yun nga. Si, parang si Abed nagbabato lang ng skill sa likod ng ano eh. Nung nabato niya ng lahat, wala na siyang magawa. Oo. Kasi pagka-blink in kasi ni Koikba, trinay niya i-save si ano. Oo, si, nung... ang pangalan na ito, si Fly, tinornado niya agad. So wala na siyang pang-cancel. Tsaka BKB na rin kasi si Enigma eh. Pero ito, na-swap nga dito si Boxing. Mukhang magandang pick-off to para sa kanila. Nakapag-heavenly case. Ubus. Pero ubus na mana. Pero ubus na mana. Mismo, sinaglit. Gandang pick-off yan ha, kasi yung laking factor ni ano. Oo, ni Omni Knight. Omni. Ang nangyari kasi doon, si RTZ, na hold nila, hindi rin makapalo si RTZ kasi nag-Guardian Angel eh. Mm. Ayun, shoutouts dito sa ano? Shoutouts sa mga Dota fan yan. Dito sa Kuwait. Di naman lag dito. Hindi daw lag doon. Ano, yung, ano daw yung kanina? Anong team po si Mirko? Ice ship. Nagbebenta ng ice tubig. Hindi ko, wala naman eh. And, ano, di yung kanina sabi niya. Ayun, ice glass po yung type ng barko. Ayun. So, eto na nga. Babasag na AD sa top lane. Bawi na lang sa error nila kanina sa Roshan. Walang black hole dito. Black hole. Liquid. So, mahihirapan sila mag-def. Trash mo lang, na. No? Pagdating ng end game, late game dito, sobrang high cooldown ng inaasahan ng skill. Pero let's see, di pa tapos. May chance pa. Kaya nila pumulag kahit walang black hole. Eto na nga, yung smoke. Counter initiation. Pero may mawuli pa sila. Fake lang ata. May bumaback. Ito na. Na-dispel na yung smoke. RTZ naiiwan dito. Actually, secret 5 seconds din. To black hole. Nag-TP out. 5 seconds pa yung black hole. 2 seconds. Mm-hmm. Pero mag-disengage na lang ata sila. Oh, ayaw muna. Play safe din. Play dito, safe AG. Din kasi na, inubos na lang sila. Na-wipe na sila eh. Natuto. Nadala. In fairness, kailangan, ganyan talaga kailangan disiplina sa ano, sa pro player. Pero, Abed, naayos dito. Abed, nahuli ka na naman, Abed. Split Earth. Punit dito si Abed. Naligo sa magic damage. Pero eto si Mikey, BKB, out na lang muna. Pwede silang chimis kung gusto nila. Pag may naayos ka dyan, deligado pa. Andon yung trap, pero mapalag daw si RTZ. Pero, asan yung mga kakampi niya? Asan yung mga kakampi niya? Heavenly Grace, out na agad. Well played para sa Liquid. Wala na hold yung mga kakampi niya nung ano nung ulti ni Esalor. Ganda nung ano, ang ganda nung pitas dito ng Liquid. Oh. Pero ang bilis. Pero ano magagawa na 30 seconds na walang buyback. Mm-hmm. Ang mahirap nga lang dito sa Liquid kasi kahit anong pitas nila, hindi pa sila maka-transition ng ano, naka-push. Objectives. Eh kasi yung ano nila eh, yung lanes nila medyo masyadong malalim. Pushin na rin yung lanes nga, malalim na. Yung nakaka-push lang sa kanila yung top lane, eh wala nang Taurus sa top. Ah, Expedition Ship. Expedition First Ship Hybrid. First Hybrid. Wala, hindi ko alam yung mga ganyang terms, pero syempre, expedition ship. Ayun yung pangalan, no? Roal. Roal? Roal ba? Ah, okay. Yun yung pangalan. Roal Amundsen Ship. Anong trabaho mo dyan, boss, sa, ano, sa Seaman? Madalas yung iba, di ba? Engineer, chef. And shoutout sa mga caster. Full of info ang binibigay. Ayan, salamat. Ito, masarap pag nagka-cast kahit anong daming hater. Isang magandang comment lang. Buhay na kami dyan. Ayan, dyan kami ginaganahan. Kasi mga hater di talaga makawala yan. Walang magawa yung... Di sila makapush eh. Under pressure sila sa... Kasi Abed, drop lang ng meatball. Tsaka si Abed kung sa... Actually, si Abed di na rin kailangan mag-boots of travel dito kasi may kungko naman silang taga-dip. Mm-hmm. So, mahirapan din mag-split push dito yung Liquid. Tsaka wala kang split push eh. Maano kasi, di ka rin makakapag-split push kasi... Pag na-swap ka ni Venge eh. Mm-hmm. Pag na-swap ka ni Venge. Deligado ka pa. Oo. Kasi kahit si TA na pag na-swap ni Venge na may refract, pagka na-tornado tapos next ka, hindi ka rin makakalis eh. So, play safe din sila. Habang, ay, naka-smoke dito. EG. Waiter daw siya. Waiter, sir. Ah, okay. Ayan, yan. Tamang wait lang sa mga laro. Habang nag-wait sa, ano, wait din sa laro. Pero kung, okay, kasi expedition ship. So, cruise ship. Oo, tingin ka ganun. Okay, tama. Hindi nang isa sa mga gusto ma-ano yung magawa. Yung tipong, ano, mga European cruise, mga ganun. Pero mahal din kasi yun eh, no? Mm-hmm. Yan, shoutouts kay, ano, kay
Asa na yung kanina nakita ko pa, shoutout guys kay Adrian Ebe, watching from South Korea. Ito. 1080 pa. Yan. Eh, mabilis internet nyo dyan. Kayo na. Sana all, mabilis internet. Shoutout loads dito sa Macrohon, Southern Leyte. Yan, shoutout sa mga nakatutok sa laro natin dyan. 600 viewers, 9 PM pa lang ng gabi. Mara, ano, kahit na last game natin, ha? Tumutubay-bay pa rin. Pero EG dito. Share nyo lang yung stream natin, guys, ha? Share lang. Kahit na. Ah, kasi ano pa lang to, ha, guys? Mga, game 1 pa game lang to. Game 1 pa lang to. Mainit na. Mainit agad. Mainit na. Pero ang ganda dito ng ginagawa ng EG na nire-respeto nila yung high ground defense ng ano, Liquid. Kaso isang sobrang crucial lang dito talaga ng Black Hole. Uy, eto. Naglalag. Na. Sa kanila. Yung game. Perfect world server, guys. Pero ang ginagawa kasi ng EG, di sila napipressure na hindi pumush eh. Kasi in the long run, makakapagbigay si Alke ng aganim sa mga ano eh, kakampi niya eh. Tsaka wala na rin ilalakas tong ano eh, wala nang ilalakas tong mga hero ng Liquid. I mean, in terms of ano, kung sasabayan mo sa item. No, in terms of sa skill, sa talent build. Pang late game yung ano dito eh, Alke talaga eh. Kasi yun nga yung problema. Mabibigyan ni Alke yung mga teammates niya ng aganims. Tapos si TA, may pick lang kasi na lakas to si TA eh. Pagdating ng certain point, Hindi na sila lalakas eh. Oh, pero maispatan ba nila? Hindi, nakita ng obs doon. So out na agad, medyo nabosit yung ano, pero BKB kay Taiga, mafo-force dito. Naswap! Uy, saan ka pupunta? Pasok yan sa BKB, sir. Nako po, Enigma pa nga napitas. Pero may buyback, may buyback. Pero wala siyang BKB. Walang BKB. Yun ang problema mo ngayon. Pero eto, splitter dito kay RTC. Kaso hindi naman nila ito masisetupan without Enigma. May creeps ba sila? Opo, may mega da dito sa baba. Super creeps. RTC naman, mahal na naman. 45. Mga kadep pa ba Liquid? Masisave pa ba nila tong bottom lane tower? Pero si RTC, tamang pukpuk lang sa tore. Crossbite. Binambo nga yung tore. Torrent, tatama kay Miki. Kaso si Quake ba? Nasa backlane. Ito na pumupwesto sa likod. May plano magdala. Kaya niya punin dito si Gotol. Ito na nga, nag-blinkin si Quake ba? Pero ang gandang glimmer cape galing kay Fly. Quake ba, naibit pa nga dito. Here's Miki. Andito na yung mga BKBs. Guardian Angel ginamit agad. EG mo ang gusto nilang dumisengage kahit wala si Enigma. Play safe talaga mga sir. Pero na-swap dito si Boxy. Tapos na yung Guardian Angel. Eto na, papalag na kami mga sir. Kaso medyo nagkaipitan. Hindi rin makakommit yung EG. Wala nang mana. Hindi makakommit yung EG kasi may black hole pa. Mismo, nagtipla ng juice. Tatama dito kay Boxy. X-Mark and Torrent. Pero Boxy, mukhang patay siya dito. Meron pa siyang buyback. Wala siyang buyback. 1 minute. On the clock. Ganda ng ginawa ng EG pagka Guardian Angel, out mo na, disengage. Pero may vision kasi sila eh, yung wrap around ni Kuvka. Mm-hmm. Kita siya sa wards eh. Mm-hmm. Kaya yun din, ano eh, na wala silang pang-initiate yung sa ano. Kaya nung nag-Guardian, kahit anong habol nila, wala silang mabibigas. Mm-hmm. Lugi yung, masyadong malakas si Kuvka sa ganong senaryo eh, yung nag-aatrasa ni Satis ha. Hindi ka makaka-atras sa X-Mark ni Kuvka eh. Tsaka ang ganda rin ng ano, ang ganda nung swap ni ano doon. Oo. Ni bench ni Crit. Nung pawala na yung Guardian, dito ka lang. Saan ka pupunta? Pero ito, makapag-def ba sila? Ito na, last hurrah. Last hurrah ng Liquid. One more rocks para sa Mega Crips. Again, patagal ng patagal yung laro. Papabor ng pabor para sa EG. Oo, atras muna sila kasi buhay na yung Omni Knight. Sa FB app ata yung lag ako kanina. Sa FB hindi na lag. Ano? FB app ata yung lag ako kanina sa FB. Level, oh yun, tama naman. Level 25 kaya ni TA si ano, maka-burst kung yung talent na niya. Kaya niya maka-burst, pero pass hands kasi si Fly. Oo, kito, nung patalon pa lang si TA, nakapag-glimmer na. Wala silang tsaka kasi may vision yung ano, yung EG dun sa likod. So kahit anong ikot ni Quake ba, kung may plano siya, may plano rin tong si ano. Yung si 20, yung level 25 mo na bash na talent, na di-disjoint yun ng Glimmer Envy. So eto, dalawang team lakas mo, magkakasalubungan. Napalipad na dito si Gotol, si Green Earth, kay Fly. Maswap pa siya dito, pero crit mo ang makamatay na dito. And eto na yung barko, si Mikey humahabol. Again, disengage muna, naka-BKB pa, wala pa silang gagawin dito. Pero Ramses, tatamaan ng Split Earth. Ang ganda ng Willow Wisp, ma-hold ba? Enough ba to para mabuhay? Pero ito yung Black Hole, na-cancel agad. Nice swap galing dito sa Vengeful Spirit. And tumahabol pa nga, patay dito si Ramses. Pero auto buyback sa kanya, papalag sila. Ito si RTC, mangmamanong, gagawin shawarma si Miki. Palupaluin mo, pak! Wala kang gagawin, oy Boxy, ikaw na lang. Ikaw na, wala ka lang Black Hole na gagawin mo, nagtitipi. Oy, swap pa meron.
Hindi na. Hindi na. Hindi umabot yung swap. Opo, may na-expert pa dito. Nikkei, Sunstrike, punit dito. Yeah. Pero auto buyback. Buyback. I think this is it. Wala. Oo. Pag naman, pag napatay pa siya. Ay, na-expert pa! Hoy, insane niya. Wala, wala po bunda. Dito ka lang sa amin, best friend. Sobrang sulit yung pagbigay ni RTC doon ng Aghanim Escape Line. Oh. Ay, kay, ano, kay Crit. Is mo ka dyan. Kahit patayin mo dito si Benchpool, papalag pa rin ako. Pero eto si Miki. Liquid, bumupuso pa rin dito. Naku po, wala siyang... Naku, minasahe! X-Mark, ayun. GG na wala, GG na ata to. GG, GG is cold. Well played para sa EG. Ang galing yung ginawa ni Crit doon, ha? Sinave niya si Keeper. Knowing na naka-Aghanim siya. Tapos nung nag-black hole, sinwap niya yung ano, Enigma. Char- yung ano kasi, yung sa Axe nga niya, diba? Charges sa Aghanim, sa ano, sa swap. At the same time, pag yung namatay... Cooldown, yung cooldown pa, 10 seconds lang. Yung ilo mo, may makaskill. May makaskill. Mm-hmm. Mm-hmm. So, mali siguro nga ng liquid. Pero tingin ko na bait sila ni ano eh. Ni Crit eh. Kasi tignan mo yung item doon ni Crit ah. Ayun, napipindutin natin. Mm-hmm. Ay, hindi may kita. Nakita ko kasi yung item ni Crit. Hindi, sa ano, sa scoreboard, nandun yung buff. Nakita ko kasi yung item ni Crit. Naka-Axe nga. Tingin ko na bait lang sila dun eh. Ayan, ayan nabigyan ayan. Siya ng Ags. Oo, nabigyan siya ng Ags, pero may point booster siya eh. Tingin ko na bait sila dun eh. Ay, oo nga, pwede no. Pag-check nila ng item, point booster, wala pang Ags. Pero nabigyan na kasi ni RTZ. Tingin ko na bait sila dun eh. Mind games talaga. Tingin ko ganyan nangyari. Hindi mm-hmm. nila na-expect. Uy, nakaganims na ba? Saka, yun nga, yung sa Liquid, hindi nila na-commit. Ay, nagawa yung early game pressure nila, kaya pagdating late game. Ma talagang di na pressure nila si Alke. Problema lang ang daming stack ni Alke. Di ba kanina pinag-usapan natin ilang gold kaya tong sandumakmak na ano na to, stack na to. Tsaka kay Alke kasi ang siguro kung Liquid dito meron silang hyper carry na tipong Faceless Void Jug or Life Stealer. Oh, hindi sila under kaya pressure eh. Hindi sila under pressure na ano. Pwede sila mag long game. Kaso wala kasi. Kasi si maaga Alke, kasi nila, maaga nila na pick kasi yung Leshrac. Si Alke kasi ano to eh no. Malakas siya, pero pag nag-lock item na yan, kumbaga yun na yun. Tapos kaya pang patayin. Hindi naman ano yan, hindi naman just to si Alge. Pero no, game 1 pa lang naman yun. May kita natin sa game 2 kung paano sila babawi. Oh, kung paano magiging adjustments dito ng Team Liquid, pero well played para sa EG. And we'll be back later. We'll be back break for game 2, guys.